What's up guys, Krum here again and welcome back to my YouTube channel. So yan guys, for today's vlog is share ko sa inyo kung paano ko ba ginagawa yung aking mga catchy thumbnails. Sobrang dali lang nito guys, all you have to do is download lang ang dalawang app na to. So ito yung pinaka importante, PixArt, and then next is Pinterest. Dito sa Pinterest, dito tayo kukuha ng mga magagandang background kasi free lang lahat dyan. Most of the time, dito talaga ako kumukuha ng mga background ko. So, ayan guys, kailangan naka-download yung dalawang yan, Pinterest and PixArt. So, punta na tayo sa PixArt. So, ayan, pag open nyo ng PixArt, may makikita kayong plus sign dito sa baba. So, i-click natin yung plus sign. Tapos, after that guys, kumuha tayo ng background. So, ayan, pagpunta nyo dito sa pinakababa, may makikita kayo dyan mga makukulay na background. Ayan. So, usually, ang kinukuha ko lang, guys, is white kasi nilalagyan ko siya ng makukulay na background. So, ayan, guys, i-exit muna natin tong ads. Tapos, ayan, automatic magpupunta yan dito. Tapos, guys, ang gagawin nyo, punta kayo dito sa tools. Ayan. Pagpunta nyo sa tools, may makikita kayo na crop. Ito, yung crop sa taas. Ito, tong crop na to. I-click nyo yung crop. Tapos may mga makikita kayong mga nakaset na dyan. Actually guys, ito tong YouTube sa dulo, parang sa ano to, sa tawag doon, sa cover photo to, parang hindi siya dun sa ano, sa thumbnail, kasi malaki yung size niya. Ayan o, kung makikita ninyo dito sa taas, ang laki ng size niya. So hindi siya dapat ganyan kalaki. Ang ginagawa ko guys, ang required kasi ni YouTube na size sa ating thumbnails ay 1280x720. So ang gagawin lang natin, click natin itong nasa taas, gawin natin 1280. Yan, tapos automatic lalabas yung height niya as 720. So i-resize lang natin, i-click natin yan. Tapos yan, meron ka ng size ng thumbnail mo na mag-fit dun sa YouTube channel mo. So, i-click lang natin yung check sa taas, tapos ay automatic na yan na makakat na siya dun sa size na hinahanap ni YouTube. And then guys, ang susunod, pupunta ko dito sa add photo. So, ito makikita nyo may add photo sa baba kasi dyan natin kukunin yung mga background na galing dun kay Pinterest. So, nakasave na siya sa album ko, yung background na kinuha ko kay Pinterest. So, for example, ito yung background sa Pinterest. I-add lang natin siya. Tapos, mafi-fit mo yan, yan o. Madadrag mo siya. Tapos, mapapalaki mo, mapapahaba mo. Yan, ganyan. Basta stretch mo lang siya hanggang mag-fit siya dun sa screen. And actually guys, magaganda yung quality ng mga background sa Pinterest. Talagang malilinaw siya kahit i-zoom mo. Hindi siya na-stretch yung parang nagiging pixelated yung mga background. So talagang doon ako kumukuha lagi ng mga background. So after nating ma-fit, di ayan. Halimbawa yun yung nagustuhan mong background. Tapos add photo ka ulit. Ito, ituturo ko naman sa inyo kung paano naman mag-cut ng picture. Halimbawa ito guys, ito, halimbawa itong picture ko na to. Ayan, so i-add lang natin ulit. Ito, click natin yung add sa taas. Tapos automatic lalabas na siya. Iyan yung picture ko. Tapos ang gagawin natin, i-cut natin siya, cut out. Ito, hanapin nyo lang yung cut out. Tapos, click natin siya. Tapos automatic lalabas yan. Ayan, i-X muna natin. Ayan, automatic mag-zoom in yung picture mo. Tapos meron dito sa baba na nakalagay na outline and meron ding select. Tapos dito sa taas may person, face, hair. So ang ginagawa ko dito guys is itong person. Pero minsan kasi guys, itong person hindi siya ano, accurate. Minsan naglumalagpas-lagpas din. So, ang ginagamit ko itong outline. Mas madali kasi pag outline. So, click natin itong outline. Tapos, lalabas yung size. Yun yung bilog na yon. Ayan yung pinakampang-cut natin. So, medyo nililiitan ko siya para mag-fit. Ayan. Pag na-resize na natin, saka natin iguguhit doon sa buong katawan natin para makat siya. Mas maganda guys, dikit na dikit doon sa edges ng katawan mo para mas makat siya ng accurate. So ayan, yun, meron pa nga akong mali. Tapos click natin tong nasa labas, ito tong arrow na to, tap to cut out. Tapos ayan, no, makikita nyo guys,
pupula yung buong katawan ko. Then pag may mga lagpas-lagpas ito katulad nito, may mga lagpas-lagpas kasi, so dapat matanggal natin yan. I-erase lang natin, medyo babaan natin yung size nung pang-erase. Ayan, tapos medyo i-zoom nyo siya, i-erase lang natin. Ayan o, na-erase naman yan guys. Pag nabura yung balat mo or yung edges ng katawan mo, pwede naman siyang i-restore. Ayan, restore mo lang. Madali lang naman siya guys. So ayan, for example, di ikakat na natin siya. Ayan, for example, pulido na yung pagkakagawa nung ano mo. Nung pagkakakat mo, ang gagawin mo, kiklik mo tong save sa taas. Save. Save natin. Yon! O, di cut out na siya. Tapos, ang ginagawa ko dito, guys, di na-cut na yung katawan. Pumupunta ako sa border. Ito, click nyo tong border para magkaroon siya ng outline sa labas na kung gusto nyo puti, kung gusto nyo pink, kaya napapalaki din niya, napapakapal. Or kung gusto nyo yan, parang peach. Yan, for example, peach yung piliin natin. So, okay na yung peach. Tapos, ang gawin natin, di ganyan. I-ano natin siya. Ayan, ayan. O, diba? Tapos, ayun lang, ganyan lang. Pag nakadikit na siya, ito namang text. And guys, ito sa mga sticker, marami kayong pwedeng pagpiliin dyan sa sticker. Basta i-search nyo lang kung halimbawa gusto nyo iparang donut, lalabas dyan yung lahat ng stickers ng donut. Pagkarami-rami. Ayan o. O, pwede natin idikit dyan, halimbawa dyan sa side, idikit nyo yung donut. O, halimbawa naman flower. Flower, search nyo lang ang flower. Ayan ang flower. O, diba? Maraming flower dyan. Yon, ayun yung mga sticker, kaya magaganda yung mga ano ko, yung mga sticker sa thumbnails ko. Ayan, for example, ganyan guys. Napakaraming sticker niyan guys, lahat ng maiisip yung sticker na andyan. Halimbawa, galaxy. Yon, marami ding galaxy dyan. Ayan, may ganyan pa. O, diba, bonggang-bongga. O, ayan. Ito na may example lang guys. Tapos ayan, halimbawa syempre diba maglalagay tayo ng title sa ating thumbnail, i-click nyo lang tong title, tapos ay tong title, tong text, tapos ayan pwede na kayong mag-type. Halimbawa ang title natin ay thumbnail tutorial. Ayan, thumbnail tutorial. Wow. So ayan guys, o tapos click mo lang tong check sa taas. Tapos lalabas to, syempre yan yung ating tinype. Tapos meron siyang mga fonts dito sa baba. Ayan, for example, itong ano to. Ayan, basta halimbawa guys, kung anong napili nyo dyan, ano, thumbnail, yung font, sorry. Ayan, yung fonts. For example, ito, Sigmar 1 yung napili natin. Syempre, diba kulay puti siya, napapalitan nyo ng kulay. O, pwede natin gawing gray, dark gray, pink. Ayan, peach. So, ayan, for example, peach. So, ayan lang, guys. Ganyan lang. O, pak, pak, o, pak. O, di meron ka ng thumbnail. Tapos, fit na yan dun sa YouTube mo. Gawa, ang gawin mo, click mo syempre yung save. Ito, tong check sa taas. Tapos, isa pa ulit, arrow pa ulit. Para totally ma-save siya. So, ayan, may ads pa rin si PixArt. So, intayin lang natin yan, tapos exit na natin, exit. Tapos, ayun, click natin ng save. Ayan, yung save sa baba. Save lang, tapos save ulit. Ayan, save picture on device. Napaka-importante yan, kailangan save tayo. Tapos, exit mo na. And, nasa gallery mo na yun. Ayun, ang aking thumbnail. Pwede mo lang siyang ilagay sa iyong video. Tapos ito guys, pakita ko sa inyo yung Pinterest. Ito tong Pinterest, napakadami niya no. Yan, i-search mo lang sa taas background and then lalabas lahat ng pagkaraming background dyan. Kung gusto niyo yan, puso-puso. Tapos ito, yan. Ang gagawin nyo guys, para masave yung mga background na yan, click nyo lang itong tatlong itim sa baba. Ayan. Tapos download image ito, download image. So ayan, automatic na siya madadownload sa album mo. So yun lang guys, napakabilis lang at napakadali lang. Sana may natutunan kayo dito sa aking tutorial na to, kung paano gumawa ng thumbnail. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe and also click the bell button para lagi kang ma-update sa aking mga videos. So yun lang guys, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!